din yung mga OFWs natin. Okay. Isa sa salon crew sa Dubai, 1 million yung sa kanya. Factory worker po sa Taiwan, 500,000 si Sir Patrick Arozal. Riyadh caregiver, 1 million po. New Zealand factory worker na si Kevin Lino, 400,000. Malalaki. So malalaki po, Idol Rafi. Marami. Tanong ng karamihan, bakit linggo-linggo na lang merong nai-scam na mga Pilipino? Ang madalas nilang mabiktima ay mga OFW. Boplax nga ba ang mga Pilipino? Pumakalat ngayon sa social media ang pangi-scam ni Yexel Sebastian sa mga OFW na maabot ng 200 million pesos. Hello guys, meron lang po ituturo sa inyo. Kasi baka mamaya, hindi nyo pa ito alam. Ito po ang itsura ng 100,000 pesos. Ayan. Dahil bago pa siya, manipis. Manipis lang siya. So, ito po ang itsura ng 100,000 pesos. Ito naman po, pag 100 piso, ganito kakapal, ito po ang itsura pa rin ng 100,000 pesos. So, pag meron kayo 100 na ganito kakapal, meron kayong 100,000 piso. Kasi bawat bundle niyan ay 10,000 times 10, yan po ay 100,000 pesos. At ito naman po ang itsura ng 1 million pesos. Kasi alam ko sa iba pangkaraniwan to, pero syempre marami pa rin mga tao na hindi alam kung ano itsura ng 1 million pesos. Nung nakita at napanood ang limpak-limpak na salapi na post ni Yexel Sebastian, agad-agad na nagpunta yung mga investor kaysa Rafi Tulpo para humingi ng tulong. Karamihan dito ay mga overseas Filipino workers. Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, madami iba po yan, Idol Rafi. Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, ayan. Milyon-milyon na to. Yes po. Oh, grabe. Ilang milyon yan? Antindi ah. Okay. Meron pa nga po sila mga... May pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan po, sir. Which is sabi-sabi yun daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos, mga na, bagong si fully paid na... So yung mga pera hindi po na ibabalik? Wala hindi pa po. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Hello po, Sir Rafi. Apo. Magandang hapon po. Sir, andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo. Doon po sa inyong paanyaya na mag-invest. And then later on, loan po pala yun. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction nyo, sir? Opo. Ayun nga po, Sir Rafi. Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, talaga po, investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan po kami sa platform. Kaya po, nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. Mm-hmm. So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga, ipinap po siya sa Casino Junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay kaabi po ni Hector Pandoliana. Siya po yung signatory. Hector Pandoliana, sir? Hector Pandoliana. Opo, yun okay. Po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Pandoliana, sir? Eh, yung po yung HP, ano po, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung, ano, yan po yung, yan po talaga yung, ano, kasi nanon po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon, nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Excel, ah. Sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin.